So bago ang lahat, ito pala yung second channel ko na dito ko nilalagay yung iba mga content na non-NBA. Sa April 3, Sunday, March Madness yun, Final 4, Duke versus North Carolina, na historic game daw yun dahil rival yung dalawa na yun na nagkaharap ng 256 games na hindi pa rin nagkakatapat dati sa NCAA tournament, ngayon lang taon. Ito rin ang huling taon ni Coach K. Yung unang game naman ay sa pagitan ng Kansas at Villanova, ang rematch ng 2018 Final Four kung saan nga nag-champion doon ang Villanova Wildcats. Pero ang topic kasi ngayon kay Remy Martin dahil 5 taon na nga siya sa college at nakapasok siya ng 4 na beses sa national tournament. 3 sa Arizona State at 1 dito sa Kansas. Nananalo pa nga siya bilang Midwest MVP na off the bench player pa. Ang 2021 season niya sa Arizona State, ang 4 na taon ni Remy Martin, nakasama niya doon na notable player ay si Marcus Bagley, ang kapatid ni Marvin Bagley, at yung isa pa si Josh Christopher ng Houston Rockets. Sa last season niya sa Arizona, siya ang leading scorer. At kung titingnan pa yung last year, yun ang best shot talaga niya na makapasok talaga sa NBA. Pero ang tanong, ano nga ba ang dahilan bakit siya umatras noong 2021 NBA draft at pumunta ng Kansas para sa 5 taon sa college? Bumaba din ang average niya kumpara noong nakaraang taon na meron nga lang siya ngayong 8 points, 3 rebounds at 3 assists per game. Nasa 21 minutes pa kada laro. Ang kasama pa niyang top prospect ay si Okay Abaji, na di ko sure kung tama yung bigas ko na number 10 itong si Abaji sa mock draft. So chinek ko din yung mock draft, 2 pala yung forfeited pick ngayon, ang Hornets at Bucks sa second round. So hindi ko lang sigurado kung bakit na forfeit yung second round ng Hornets. So sa actual draft malalaman yun. So pasok na tayo kay Remy Martin dahil medyo mahaba na yata yung intro. Noong 2021 draft, maraming magagaling na players doon. Pero meron palang point sa draft na malalaman ng isang player kung tutuloy siya or hindi. Si Desmond Bane dati nag-withdraw yun sa draft application niya at bumalik sa college. Ang point pa doon, kapag hindi ka pa talaga tapos sa playing risk mo sa college, ay hindi sila kumukuha ng agent unless meron silang assurance na makakapasok sa at least second round. Base sa rule ng college basketball, kapag kumuha ka ng agent, itatag ka nilang automatic professional na. Hindi lang malinaw kung na-snub ba itong si Remy Martin sa draft combine, pero hindi siya na-invite sa G League Elite Camp. Yun ang naging dahilan kung bakit hindi siya tumuloy noong nakaraang taon. So base pa sa nasusulat, yung Elite Camp na yun ay doon malalaman ng isang player kung may chance siyang makalaro or madraft or masabi nating mapunta sa G League. Dahil manonood doon yung mga scout at ibang executive. Sinasabi kasing 3 days event yun na pwede nilang ipakita yung kanilang mga skills. Nang hindi ma-invite si Remy Martin, nagtaka doon yung mga coaches na dati kahit yung kanyang ama. 2-time all-conference player siya tapos leading scorer pa. Meron siya mga accolades bilang player. Nagtanong din sila sa agent na kahit hindi sila na-invite noon, posible pa rin makalaro sa G League itong si Remy Martin. Yun ang isa sa mga option. Ayon naman sa mga report, kaya hindi in-invite itong si Remy Martin ay dahil sa kanyang assist to turnover ratio. Meron siyang 85 assists noong 2021 pero meron din siyang 56 turnovers. So ano nga ba ang chance ni Remy Martin para sa 2022 NBA draft? So disclaimer, ibabase ko lang to sa mga nangyari dati. Yung nanalo kasi siya ng MVP, hindi magagamit sa ngayon yun na narrative sa draft. Pagpatak kasi ng June 24, 2022 ay 24 years old na rin si Remy Martin. Mas matanda siya kay Trae Young na 4 na taon na naglalaro sa NBA. Sa draft, minsan hindi talaga binabasihan yung awards na nakuha. Pero nakadepende yon kung kailan mo nakuha ang awards na yon. Meron naman napipili na meron talagang edad na nasa 22 pataas pero napakabihira nun. Si Luca Garza, ang 2021 National Player of the Year, 2-time Kareem Abdul-Jabbar Awardee, John Wooden Awardee, 2-time Conference Player of the Year at marami pa talaga siyang awards. Tapos, stretch big man pa siya at pumatak nga siya ng second round. So isang possible na dahilan doon, 22 years old na siya nung na-draft at nasa senior year na rin sa college. Pero kung tutusin, NBA ready na yon. Kung 20 or 21 years old itong si Luca Garza nung pumasok sa draft, ay baka mas nakuha siya sa first round. Kalimitan kasi sa NBA, yung 24 years old, yun na ang simula ng kanilang prime. Kaya talaga binabasihan yung edad doon. Marami mga players ang magagaling talaga dati kaso pag pumatak ng 23 years old, iba na ang direksyon na napupuntahan nila sa draft selection. Either first round or minsan nga hindi pa talaga napipili. Sa NBA pa ngayon, kahit hindi ka madraft at mabigyan ka lang ng kontrata, okay pa rin dahil marami ngayong mga undrafted players ang magagaling at merong malalaking kontrata. Kaso nga lang karamihan yun nasa Miami Heat.
So yan muna ang tungkol dito kay Remy Martin at abangan natin kung makakapasok nga ba siya sa NBA or kahit sa G League. Papasok din ang NBA din yon kasi nga doon din kumukuha yung iba mga teams. So hanggang dito na lang ulit at time.